kalimutan. Magandang umaga muli mga ka-share. Sa araw na ito is Wednesday, September 21. Update ulit tayo sa mga ganap dito sa project natin sa Basista, Pangasinan. Okay. Patingnan natin kung ano yung mga ginagawa ng ating mga masisipag na mga boys. Okay, let's get it down. Let's watch. Yung update dito mga ka-share. Dito sa garahe sa pinopormahan na ni Tatay at saka ni Ruel yung tie beam. Yan. Preferably mabuhusan namin to hanggang hapon. Yan. Bali ongoing din yung pagbubuhos nila ng tie beam. Tapos yung mga carpenter natin. Yan si Manong Mulong. Hi ka Manong Mulong. Oh, andito na naman si Manong Mulong. Ang idol ng bayan. Yan. Bali, ito na mga kasirit yung nabuhusan namin na puste. Yan. Ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano tayo makapaggawa ng kulom na less sa scaffolding at saka mabilis. Yan. Yan. Bali, ito na yung mga napurma namin. Bali, nakapag sa 5-6 feet na mga kasirit na puste. Ganito lang mga kasirit yung economy na pagpuporma ng puste. Yan. Kung makikita mo is wala siyang scaffolding yung nilagay namin para walang yan. Apakan lang ng magbubuo sa taas. Bali, ito lang yung nagsisilbi niyang pinaka-tukod. Pag nakuha na yung tamang hulog ng puste, yan, tutukodan na yan dito mga sir, yung brace. Tawag. Bali, dalawa yan na brace na 2x3x12. Same time dito sa kabila. Yan. Tapos ipinako lang namin sa yan. Ipinako lang namin dito sa beam kasi yung beam is hindi pa siya totally cured. Yan. Kasi kailan lang to. 3 days before siguro to kaya pwede pa siyang pakuhaan. Pero pag pumuti na mga sirit yung beam katulad noon, never na tayo makakapagpako niyan or either magbarina tayo or gumamit tayo ng concrete mill. At the same time lalagyan natin siya ng pinaka bracket para hindi matanggal pag nagkaroon na ng load yung puste natin. Hindi matanggal yung pagkakapako nito. Kaya yan, makikita nyo may brace siya. Yan, bali nabuhusan na yan mga sirit. Yan. Yan. Ganun pa ito mga sirit. Kung makita mo is wala siyang scaffolding. Kasi kaya hindi ko na pinalagyan ng pinaka scaffolding niya. Tatanggalin din kasi mga kasirin kasi uunahin namin yung ganito, flooring bago kami magpuproceed sa pag-slab para hindi lumubog yung kanya yung mga shoring para talagang hindi lumundo, in other words. Kaya ganito yung panamin. Bali, ganyan pa lang makasirin pagkwa. Pag ginagawa pa lang. Yan. Yan. Bali, mayroon kaming downspout dyan. Kasi dito lahat papunta sa likod yung tubig. Kaya may detress kami na nilagay dyan na pipe. Naka-invent siya sa puste. Ganyan lang makasirin. Ito, nakahulog na yan. Kaya kung mapapansin nyo is nakabrace na siya. Bali, ito na lang yung uhulugan uli, yung side dito. Pag hinulugan nila, ito tulak doon, ibibrisan din yan. Yan. Ginagawa na naman yung arman yung bracing niya para yung hulog is may lagay na sa ayos. Yan. Uhulugan naman yan naman yung bulong. Tapos sabay ipapako yung pinaka-brace doon. Pag nakuha na yung hulog niyan, lalagyan na lang siya ng mga tawag dito sa amin mga series barikas or pinaka-brace niya paikot para pag nalagyan ng halo is hindi bumuka. Yan. Bali, ang presyo dito ng kahoy yung ganito mga series eco-pour or eco-wood is yung 2x3x12 is kakalaga siya na kuha ko doon sa malaking supplier natin is 288 per piece. Yan. Iwan ko sa inyong lugar. Yan. Bali, hinuhulugan na ni ko. Ito yung hulog mga kasirit. Yan. Matawid yan.
yung hulog niyan mga kachirid, sabay tutukudan na. Yan. Yan, nahulugan na mga kachirid. Tapos sabay papakuan na. Litak! Oh, litak! Eh, bumalik naman! Ay, ginahitan mo na! Dito naman yung dalawa. Si Pareng Narwan, Pareng Narwan! Kamay kamay, yan! Yung kapatid ko yun mga kachirid, siya yung foreman dito. Tapos si Pareng Narwan. Dito naman sila. Bali, apat lang silang karpintiro, tapos pitong labor. Yan, kasi mas marami yung gagawin ng labor pag ganito pa lang yung stage ng construction. Kaya doon sa mga advice lang doon sa mga magpapagawa is pag ganito pa lang, hukay, buhos, pinakamaraming role yung laborer. Okay, let's get it down. Tapos namin mga kachirid sa maghapon na bakbakan. Yan, nabuusan din yun dito sa garahe to part. Ito lang yung naiwan, ito na lang yung bubuhusan namin bukas kasi hapon na kasi alas 5 na kaya sabi ko is bukas na lang ito tuloy. Basta pag nagdugtong tayo mga kachirid ng biga, dapat naka slope yan para pagdugtong natin is naka slope din yung dugtong dito, matibay pa rin siya. Yan. Bali yung nabuhusan namin ngayong mga puste is apat. Yan, apat yan nabuhusan na lahat. Para bukas, is itatransfer din dito sa apat na puste na to na hindi pa nabuhusan yan. Ito kasing sa garahe mga kashirit is iba yung size nyan. Bali, ang magiging finish namin yan is 25 by 40 yan. Bali, manipis siya. Para hindi siya nakaharang dito sa driveway. Okay. Yan yung ganap ngayong araw. Yan si Daniel, nagpadigo ng manok. Yan. Mga kachirid, yung vlog natin ngayong araw. Maraming salamat sa nakarating sa dulo ng video na ito. Makoy Speak TV nagsabing, never say goodbye because tomorrow is another vlog. Bye-bye you!